Nag-aakala na ang dating magbubukid sa Gensan sa Mindanao na nagtatanim ng mais noon ay yayaman sa pag-aayos at pagtatanim naman ng mga halaman para sa mga mayayaman ngayon. Kalayaan mula sa kahirapan ang napagwagian niya sa paghahalaman itong landscaper to the stars. Kilalanin natin si Roy, ang Mr. Hardin Dependent ng Gensan. Yung pagkain na marami kayo na kunyari yung tuyo, yung isang tuyo, kailangan mong ipagmamahagi sa kanila lahat. Sa tagumpay na nararanasan niya ngayon, hindi mawawala kay Roy Bacalso na balikan ng kanilang nakaraang kahirapan. Panganay sa 11 magkakapatid si Roy. At siyam sa kanyang kapatid ay kambal. Kaya naman sa kanyang murang edad, katulong na siya ng kanyang tatay sa pagtatanim at pag-ani ng mais at palay. At pagka-uwi naman, siya pa rin ang nakatoka sa mga gawaing bahay. Ikaw ang eldest, bakit parang naiiyak ka pag naalala mo yung nakaraan? Ako yung living testimony kung paano naghirap si mama at saka si papa. At saka ako yung nakakita ng lahat kung paano ko din sila ni-carried out. Sa likod ng kanilang kahirapan, pinahalagahan pa rin ni Roy ang edukasyon. Ang kahirapan ang siyang nagbuo kay Roy ng isang pangarap. Ang maiaho nito ang kanyang pamilya. Kahit gapang, walang baon, talagang tinapos. Lahat yun, dun sa baga, I have to take whatever it takes as long as it's legal. So ikaw, bilang bata o teenager, hindi mo na-enjoy, ano? Actually, yes. Hindi mo na-enjoy. So, lahat kasi yung mindset ko para sa kanila. Kasi kung wala ako, hindi ako mag-stand to break yung poverty na naranasan ko. Walang mangyayari. Napagtapos ni Roy ang sarili sa pag-aaral gamit ang talino at diskarte. Pinagsabay niya ang pag-aaral at pagtatanim sa bukid. Ang anak ng magsasaka, nagtapos ng kolehiyo sa kursong BS Commerce. Dahil malaki ang pangarap ni Roy para sa pamilya at para tuluyan ng makapumiglas mula sa pagkakaposas, sa kahirapan at tuluyan ng lumaya, pumunta sa Maynila para mag-training. Pero pagdating niya dito ay naloko lang siya ng kanyang recruiter. Dahil nahihiya sa magulang, naghanap na lang si Roy ng trabaho sa Maynila. At kahit siya'y top student, pati ang pagiging mascot, kanyang pinasok. Para kumita lang ng malaki at mapanindigan sa pamilya na sa ibang bansa siya nagtatrabaho. Pwede mo sabihin, nagsuot ka talaga ng costume ng Bugs Bunny? So, yes! No! Alam mo ba, Ms. Corina, talagang hindi ko yun ma-accept. So, para sa akin, I graduated like parang top 10 student of the year. And then, kasi sobrang they are doing that one out of your comfort zone. Para bang akala ko kasi before, tinesting lang nila yung capacity ko na talagang gusto, you really want a job? Yes, sir. Because panel interview yun eh. So nagsuot ako sa festival mall, umiyak ako, gawa nang hindi nga ako prepare. Okay, pumunta ka na doon, mamigay ka ng itlog dahil Easter Sunday yun. Mascot na kuneho sa umaga, transcriber sa gabi. Hindi nagtagal mula sa pagiging mascot na nagsusuot ng costume, siya ay na-promote hanggang sa mabuking ng kanyang pamilya na nagtatrabaho lang pala siya sa Maynila. Nalaman na lang ng buong kaibigan ko, pamilya ko, nasa Manila lang ako. Nung nasa newspaper na ako, the top performer of the year, wow, is Mr. Roy Bacalso. Kahit malaki na ang kanyang kinikita sa kumpanya, iniwan pa rin niya ang trabaho dito at nagpasyang mag-aral ng pagiging isang caregiver. Kasabay ng kanyang pag-aaral, nagtinda-tinda din siya ng fishball at squidball sa batasan, pandagdag na rin sa kanyang gastusin. Pero ang plano niyang pa-Canada, nauwi sa wala.
Gamit ang kanyang inipon at kinita sa pag-fishball, pumunta ito ng Dubai para doon magbaka sakali na makahanap ng regular na trabaho bilang isang OFW. Ano ba ang hinahabol mo na hindi ka mapirme? Yung iba, siguro doon na lang sila sa bangko, no? Yes. Pero ikaw, parang meron pa. Ano yung hinahabol mo noon? Noon kasi, parang way back then, pag sinasabi kasi nilang makapag-abroad ka, nako, iaahon mo talaga yung family mo. Ah. So, yung mindset ko nandoon, so kailangan ko makapag-abroad. So, para makuha ko yon, ganito ang gagawin ko. Kaya, I take really the risk of having all those things na nagiging tourist visa ako doon. Kumakain kami isang beses lang. Natanggap naman siya sa isang apparel company sa Dubai. Pero mukhang may ibang plano talaga ang Diyos para sa kanya. Nakuha ako ng isang cruise ship company doon. Kailangan kong kumuha ng seaman's book sa Manila. So, hindi nag-prosper yung pag-seaman's book ko. Ang pagtiis ni Roy, nagbunga. Pinauwi siya ng kanyang pinsan sa Davao. Ang oportunidad kaya na ito na mag-ayos ng halaman sa mansyon ng kanyang pinsan ang tutupad sa mga pangarap niya sa kanyang pamilya? Tuluyan na nga siyang maging independent. A Love to Lash, real clinical trial from the United States. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested, A Love to Lash. Sa pagunita ng Araw ng Kalayaan, maraming pa rin mga Pilipino ang nangangarap na makalaya. Makalaya mula sa kahirapan. At isa na roon, si Roy Bacalso ng Jensan dati. Maraming pinasok na trabaho si Roy. Matupad lang ang kanyang mga pangarap para sa pamilya. Naging mascot hanggang ma-promote, pumunta sa Dubai para doon magbaka sakali hanggang sa pinag-ayos ng halaman ng kanyang pinsan sa Davao. Noon nabuhay yung artistry ko. Dinisign ko, natapos ko. Way back then, like 10 to 15 years ago, pag sinabi mong 8 to 10 million na bahay, head turner ka na sa subdivision. So doon nakilala ako dahil lahat ng kapitbahay ko lumapit. Sinong gumawa ng landscaping? Sinong gumawa ng garden? So, ang ginawa ko noon, ginawa ko na lang talagang commercialize. Kaya naman from farming, kung saan siya unang nahilig sa paghahalaman, to landscaping. Si Roy, super successful na ngayon mula sa pag-aayos ng mansyon ng kanyang pinsan. Napansin siya at nagsunod-sunod na ang mga nagpagawa sa kanya. Ngayon, maging mga sikat na personalidad, siya ang hinahanap sa pag-aayos ng halaman. Aminado si Roy na bagamat umuusbong na at nakikilala na siya bilang landscaper at bilang negosyo, dumating talaga ang pinakamalaking swerte niya nang siya ang kuning landscaper o taga-ayos ang halaman ng mga bahay at mansyon ng mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao. Tulad na lang ng ginawa niyang ito na isa sa mga mansyon at napakagagandang hardin ng mga Pacquiao dito sa Jensan. Ipinakita sa atin ni Roy ang mga paborito niyang gawa sa mga mansyon ng pamilya Pacquiao. So, ito yung paborito kong pwesto actually kasi una, overlooking siya. So, nakaka-elevate tayo. Pangalawa, dito ko nilagay yung a lot of flowering plants kasi nai-expose talaga siya sa init. Kaya kung makita mo, may mga butterflies ba dyan? Kasi masisiba yung mga butterflies dyan sa halaman na yan. So, dito, parang kumpleto siya eh. Meron akong topiary, meron akong flowering, meron akong wall garden. So, dito ang paborito ko. And meron kang fern. Yes. Ang ganda-ganda ng fern. That's Peruvian fern. I agree. Yes. I like this place. And so, andito na naman tayo sa isang mansyon ni Senator Manny and of course, si Madam Jinky Pacquiao. Ginawa ko dito na garden is yung more on the English style garden. If you can see later, ang lalaki ng mga cone natin, ang lalaki ng mga bilog, cone shape, at the same time, nakatupiary lahat. I wanted to have a swing gazebo. Okay? So, pag tinatawag nag-swing gazebo, of course, nagsiswing. So, dito, nakaka-relax.
So ano ba ang sikreto sa halaman? Talaga bang ipinapanganak ang isang tao na may green thumb na tinatawag? Ang sikreto talaga sa halaman, perfect combination natin ng number one, soil. Number two, alamin mo kung ano talaga yung karakteristik niya. Kailangan ba siya na i-full sun mo o kailangan ba half-shaded lang? Kasi may mga iba't ibang, sabihin na natin ang gaganda ng leaves niya, pero no, it cannot be exposed kasi masusunog lang. So, ang sikreto ng halaman, number, ang karakteristik niya. At saka yung alaga, iba kung alagaan mo talaga personal. Yun, totoo yun. Pag kinakausap mo si halaman, kinakausap mo, araw-araw mo siyang bisitahin, lalago din yun siya. Totoo ba? Yes. Inimbitahan din tayo ni Roy sa kanyang malaparaisong bahay na punong-puno ng mga naglalakihan at nagmamahalang mga halaman. Welcome to my green and style landscape and design sanctuary. Hindi lamang basta sa halaman ang kwento ni Roy. Ito ay istorya ng tagumpay, pinusasan at ikinulong ng kahirapan. Lahat ng paraan sinubukan at sa wakas ay nakamit ang tunay na tagumpay at kalayaan sa buhay. Yun ang kwento mo. Kwento ng success from poverty. Yes, I do agree with that, Miss Corina. Alam mo kasi, nagiging adventurous yung life ko and I have to take that very thankful and grateful ako ni Lord. Dahil hindi ko yung magawa pag wala akong faith. It's always the mindset yung before, nung bata pa ako, and I call that an attitude. And second, nagiging emotional ako because sobrang grateful ako lahat ng nangyari sa buhay ko. Hindi alam kahit, no, alam, yes, alam ng mga pamilya ko na naghirap ako or nag-struggle ako, pero hindi nila alam deep inside how it struggled for them. Maliban sa mga naipundar na mga sasakyan, ipinakita niya sa atin ang koleksyon niya ng mga sapatos na kanyang hilig. Inuumpisahan na rin ang Mala Resort na bahay nila sa Kidapawan. At nakapagpatayo na rin si Roy ng mga simbahan sa kanilang Christian community. Buong puso ko ang nagpapasalamat sa Panginoon kasi nabigyan ako ng anak na gaya niyang magsusuporta sa amin. Maraming salamat po sa mga blessing na darating sa aming pamilya. To Senator Manny Pacquiao, of course, Madam Jinky Pacquiao, buong pamilya ng Pacquiao at sa Kahamura family, you're always my spiritual inspiration. Sabi nga sa Bible in Matthew 21-22, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Above all, again, daghan kaayong salamat, Ginoo. To God be the glory. Huwag natin kakalimutan, the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong Kilikilikit! Ayan. Kilikilikit has the deo roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan, pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the deo roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kilikili Underarm Serum. Yan. Pagbalinis sa malinis na ang kilikili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your kilikili.